tinatawag ka ng Lord into full time ministry. Alam mo yan, Sister Kim, na matagal mo nang alam yan. Kung full time, second car. Hindi ka ba makapahinga, Mr. Jenna? Hanapin mo ang gusto nila. Ang sandali naging isa ka na. Tatanungin ko ang sarili mo, bakit ako ganito? Para kakaiba ako sa kanila. Sabagat hindi lang ka ng Diyos. Para sumayang, umawin sa kanyang kapatid. Tignan mo nga siya ng promise. Tignan mo ng promise. Nauuhaw pa ang sabi ng Panginoon. Meron akong ibibigay sa iyo ang sabi ng Diyos sa buhay. At hindi ka nang muling mauuhaw pa ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ibinibigay ko sa iyo ang aking tubig, ang sabi ng Panginoon. Na ako mismo sa iyong buhay ay mapapawala ng pagkauhaw ang sabi ng Panginoon. Hindi ka matutuyo ang sabi ng Panginoong Diyos sa buhay. Mananatili ka na namumunga sa aking upasan ang sabi ng Panginoon. Itinatalaga kita sa iglesia ito ang sabi ng Panginoon. At gagawin kitang administrative staff ng iglesia ito ang sabi ng Panginoon. Nilalagay ko sa iyo ang aking puso ang sabi ng Panginoon. At patuloy kong ibibigay sa iyo ang malambot na puso, ang malambot na kaisipan, ang malambot na espiritu ang sabi ng Panginoon. At patuloy na susunod sa aking mga salita ang sabi ng Panginoon. Magiging kakaiba pa mula sa paglabas mo
mo sa oras at araw na ito, sapagkat tinatawag kita upang pangunahan ang lugar na kinalalagyan mo ang sabi ng Panginoong Diyos na buhay. Magmumula ka sa iyong pamilya at magsisimula ka sa kanilang mga buhay. Ang anumang narinig mo ay papangaral mo sa kanila, sabi ng Panginoon. Patotohanan mo ang lahat ng bagay patungkol sa akin ang sabi ng Panginoong Diyos na buhay. At gagamitin kita mighty and effectively sa iyong pamilya at sa iyong lugar na kinalalagyan ang sabi ng Panginoong Diyos na buhay. Sa murang edad mo ay hinahanda na kita ang sabi ng Panginoon. At patuloy na pinapataras ko ang iyong kaisipan ang sabi ng Panginoon. Patuloy kong inilalagay sa iyo ang aking pag-ibig